Okay. Magandang hapon po sa inyong mga pigi. Ngayon po, yung hapon po mag-video tayo o mag-vlog tayo tungkol sa ating biik na nagkakasakit. Hindi lang ang biik ang nagkakasakit, kundi pati ang kalanginahin. Medyo, hindi po medyo basa. Basang-basa po lang natin ang dumi ng ating inahin. So, anong nangyari sa mga biik? Nagkatay din sila dahil mismo ang inahin ay nagkatay na, kasi nila yung gatas na galing sa inahin na nagkasakit ang inahin, so basa yung tae, at kapag basa ang tae may malaking chance po na may lagnat yung inahin natin. At kitang-kita po naman natin na may lagnat ang inahin kasi kanyang paghinga ay medyo mabilis. Hinihingal po siya at basa ang kanyang ilong. So, ganito ang nangyari sa kanyang mga biik. Maliit at bansot po mga kapigi. So, balik, tatlong araw na po to sa ating paggamot. Hindi ako nagpag-video ng una at pangalawa kasi medyo nagmadali ako. Ngayon, pinilit ko talaga na makapag-video. Wala pong kumuha ng, sa akin ng video. So, ang ginawa ko, mag-video ako ng mula at i-explain ko kung anong mga gamot na dapat gawin sa mga sakit na ganito, ngayong klase. So, dito may hinanda akong iba't ibang uri ng gamot. Mga kapigi, ito po ay ang apat na klase ng gamot po, mga kapigi. Yan. CBG, Sugar Pinsip, Electrolyte, at saka Colmen. Isa-isahin po po natin. Ito pong Colmen ay para sa ating inahin, i-inject na may lagnat para sa lagnat. Hindi lang ang inahin ang ating injikan, kundi pati yung kanyang mga anak o mga biik, mga pigi. So, ito po ang Electrolyte. Ang Electrolyte po, mga pigi, ay tumutulong. Ito po ay isang B-complex, pero mas nakatulong ito sa mga biik na medyo matanday o nanghihina na. Ito po ang ating i-inject kapag medyo alanganin na ang ating alaga. Pangatlo ay ang Rubentin strip. Ang Rubentin strip po ay antibacterial po, mga kapigi. Mas mabisa ito para sa mga ating inahin at mga biik na nagtatay po, mga kapigi. Pangatlo ay ang CBG o calcium borochloroconate. Ito ay tumutulong sa ating inahin na lack of calcium. Ito ay magbigay sa ating inahin na bumalik ang kanyang dating masiglang katawan. So ito po ay sabay-sabay nating inject sa inahin. Itong dalawa, itong tatlo, itong Ecolmin, Rubentin strip at CBG. Itong Rubentin strip po, mga pigi, sa paha po natin ito i-inject. At ang dosage po nito ay, at ating inject ay 10 ml. Ito ay pwede gawing 7 ml or 6 ml kapag nahila. Depende sa gulang at sa laki ng ating alagang baboy. Ito ay tuturok natin sa paa din. At itong sa CBG ay sa magkabilang banda ng liig ng ating inahing baboy. Ituturok po natin ay 25 ml. Bali 30 ml lahat. Magkabilang liig po. O sa tainga, sa bandang tainga. So ngayon, wala namang humahawak sa atin o mag-video. So bali ang gawin natin, hanggang dito lang tayo kasi na-explain naman po natin. Asabik pala, ang inject po natin ay 0.2 sa Colmen, 0.3 naman sa Rubentin strip, at 0.5 sa biik na medyo mahina. Pero kung masigla naman, hindi mahina, hindi tayo mag-inject ng Electrolyte. Ito po i-inject lamang kapag medyo kailangan o nangayayat na o nanghina na talaga. So, ngayon, let's start. Mag-inject na po tayo.
update lang po kayo. I-update ko po kayo pag magaling na ating alaga. Sa hindi pa nakasubscribe, subscribe na po. Babus, maraming salamat po mga kapigi.